magiging honest ako sa'yo, pare. Hindi porkit lalaki ka, understood na malakas ka na. And I'm not talking about yung physical mo lang. There's more than that. Pagiging malakas, nasa attitude at mentality. Sa dinami-daming technology na dumaan sa atin at sa mga napapanood natin, sad to say, medyo nakakalimutan na natin ang pagiging tunay na lalaki. Swerte mo, nakasubscribe ka sa akin. Ipapaalala ko sa iyo kung paano. Balik natin ang pagiging malakas. Interesting ba? Let's go! Una kang makita, hindi ko inakala na ikaw ang babaeng agad. Ang pinakaunang sign na isa kang tunay na lalaki at malakas eh hindi ka sumusunod sa uso. Pero sad to say, kasi once na makita mo na yung idol mo eh may suot na maporma, nakita mo sa TV or what, agad-agad bibilin mo to. Kahit alam mo naman na hindi mo kayang bilhin or sobra to sa nakukuha mong pera. Ang masama pa nito, umuutang ka pa para lang mabili yung mga uso na yan. Tunay na lalaki, alam, okay? Alam natin na yung mga uso na yan, isang buwan lang nalalaos na. Mga uso na yan, syempre, lahat ng tao, susuotin yan. And then, pag lahat meron na, lahat suot-suot, nagiging corny, nagiging baduy. At yung pera na pinambili mo, masasayang. Kasi di mo na susuotin yan, baduy na yan, Brad. Uso eh. Kahit sino meron. Diba? Kahit sino ayaw ng ganun. So ano, nasayang ang pera mo. Pare, we don't follow, we lead. Pangalawa, kailangan mong mag-gym. Sobrang seryoso ko ngayon, no? Pasensya na, medyo seryoso tong topic na to eh. Bakit ka mo? So parang, shh! Well, lagi namang sinasabi yan eh. Pero bakit nga ba? Naalala mo ba yung mga ninuno natin panahon ng Stone Age? Paano sila nag-survive? Isipin na lang natin. Unang-una, hinahabol sila ng mga predator. So, anong ginawa nila? Umakyat sila ng mga puno, nagtago sila sa mga bato, mga nagsilanguyan sila para makapunta sa ibang island. So, dahil doon, nag-survive sila. Hindi ko naman sinasabi na tumakbo ka dyan or umakyat ka ng puno. Pero dahil kasi sa mga ginawa nila na yun, nabuksan yung isip nila. And pag nag-gym ka or nag-exercise ka, ganun din yun. Gumagana yung utak natin, mas nagiging active pagka nag-gym tayo or nag-exercise. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang umupo lang dyan. Lumabas ka, mag-exercise ka, mag-gym ka, pre. Maraming benefits. Isang trait ng pagiging tunay na lalaki ay ang paghahanap niya ng purpose sa mundo. Laging naghahanap ng bagong goals. Pagka nakuha niya itong isang bagay na to, hindi siya titigil hanggat hindi mag-improve or makakuha ng panibagong goal galing dun sa goal na nakuha niya. Hindi porkit natanggap ka na sa trabaho na yan, eh yan na yun. Hindi. Kailangan mong humanap pa ng bagong paraan or gumawa ng bagong paraan para magkaroon ng better na trabaho sa meron ka ngayon. Dahil ang lalaking walang goals, walang purpose sa buhay, eh parang bangka na na-stranded sa dagat, na walang sagwan, nag-gets mo ba? So para ang bangka na lumulutang-lutang lang dyan at walang pupuntahan, hihintayin mo na lang yung malakas na alon, sirain ka. Alam mong nahihirapan ka na ngayon, anong gagawin mo? Iiyak ka na lang ba dyan? Hindi. Gumawa ka ng paraan para makaalis sa sitwasyon mo. Huwag kang magstay. Pwede namang mag-improve ka. Make sense? Next. Ito, nakakatawa. Kakapanood ko ng tulpo. Naawa na lang ako sa mga lalaki na to na niloloko ng mga girlfriend or asawa nila.
then patuloy pa rin nilang hinahabol kahit may iba na ng karelasyon, umiiyak pa. Nakakaawa na lang. Brad, tunay na lalaki, eh hindi naghahabol sa babae. Hindi dahil maraming babae dyan. Okay, hindi yun ang main reason. Kahit actually mas maraming babae kaysa lalaki, hindi yun. Hindi ka dapat naghahabol sa babae dahil alam mo dapat ang worth mo. Brad, lalaki ang haligi ng tahanan. Okay, tayo ang pundasyon. Dapat sila ang naghahabol sa atin. Sila dapat ang naghahabol sa'yo. Not the other way around. Alam mo dapat ang worth mo. Pag alam mo nang niloko ka, may sign na niloko ka, or mas matindi kung, ayoko sabihin to. Kung iniputan ka na sa ulo, pre, get out. Umalis ka dyan. Dito ngayon papasok yung reason na maraming babae dyan. Naintindihan ko yan. Dumaan din ako dyan. Nasaktan din ako. Then imbis na umalis ako sa relationship, hinabol ko pa. Makaawa pa ako. Pero I've learned from my mistakes. Hindi ko na gagawin yun pare. Simula nung nagbukas yung isip ko. Tinuruan tayo ng social media para maging thirsty, para maghabol sa mga babae. For example na lang, chinat mo yung babae na to, yung chicks na yan. And then, hindi ka nireplyan. Siyempre, hindi ka talaga nireplyan yan. Pero imbis na tumigil ka, move on, magchat ka ng iba. Hindi ka tumigil. Chinat mo ng chinat tong babae na to. Anong ginawa mo? Pinalaki mo lang yung ulo, pre. So once na hindi na nagreply sa'yo, move on. Move on, pre. Ang tunay na lalaki, hindi naghahabol sa babae. Sila maghabol sa'yo. Di ba? Okay, last but definitely not the least. Ang tunay na lalaki, eh ginagamit ang isip at hindi ang emosyon. Buong akala natin, ng mga bata tayo, yung mga lalaki na mahilig makipagsuntukan o mahilig mag-iaya ng suntukan sa mga sa school, sa clubs, sa kalsada. Akala natin malakas sila. Pero ang totoo, hindi. Kasi ang tunay na lalaki, iniisip yung mga bagay na pwede mangyari pagka pumatol siya sa mga ganyang bagay. Kaya yung mga lalaki dyan na nagagalit or naangasan kahit wala namang ginagawa sa kanila, or for example, tinitigan lang inagyayayanan ng suntukan. Boy! Hindi ka malakas. Ginagamit mo to at hindi to. Kasi ang tunay na lalaki, alam niya na pagka pumatol siya dito sa sitwasyon na to, eh maraming pwede mangyari. Unang-unang mapapahama ka. Problema. Dahil mami may demandahan pa. Pangatlo, isipin mo, baka may madamay. At worst, baka mapatay ka pa. Hindi lang dun. For example, nakikipag-away ka sa asawa or girlfriend mo. Huwag mong sasabayan yung emosyon niya. Dahil pag parehong emosyon ang ginamit ninyo, walang magandang pupuntahan yun. Pareho lang kayong magsisigawan. Bilang lalaki, alam mo dapat na ikaw yung cool. Iniisip mo lang yung mga sinasabi niya. And, pagkatapos ng usapan na yan, eh magkakamab ka ngayon ng solution. Kaya mga babae dyan, piliin nyo yung asawa ninyo na dapat ito ang ginagamit. Ayoko man sabihin to. And I'm sorry kung nandito ako sa sitwasyon na to. Kaya maraming mga battered wife, yung mga sinasaktan ng mga asawa nila, kasi hindi nila tinignan or hindi nila alam na yung asawa nila is emotion ang ginagamit pagka nag-aaway sila. Kaya ang nangyari ngayon, pagka nagdiskusyonan sila, eh, imbis na maging kulang ilalaki, eh, ginugulpi siya. Kaya girls, beware. Okay. Ang tunay na lalaki, eh ginagamit to. Hindi to. Okay, that's it. Sorry kung parang pinagalitan ko kayo, no? Chill na. Chill na tayo. Yun ang mga sign ng pagiging tunay na lalaki. Kung meron ka man ito, or kung ganito ka na, comment down below. Kwento mo sa amin yung storya mo. At kung hindi, kwento pa rin yung storya mo. And i-adapt mo yung mga sinabi ko. Kung natulungan ka ng video na to, or kung na-inspire ka, or galit ka sa video na to,
comment down below. Sayang natin yan. And don't forget to subscribe. Hit the bell para notified ka sa mga bago kong vlogs. And don't forget to follow me on Instagram, Twitter, Facebook. Okay, thank you once again. This is Josh on Point. See you next time. Una kang makita, hindi ko inakala. Na ikaw ang babaeng nakagan. Malayong tingin, hindi ko pansin na meron pala.